Iba na naman kasaysayan ng mga bus transportation ang ating matutunghayan. Sa videong ito ay samahan niyo ako ng ilang sandali upang tuklasin ang istorya sa isa sa pinakamatanda at isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus transportation sa Pilipinas. Pero bago natin ipapatuloy ang biradahan, kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para lagi kang updated sa Kabirada TV. Ang Philippine Rabbit Bus Line Incorporated or PRBL ay isa sa mga sikat na kumpanya ng bus sa bansa. Ito ay itinatag sa mag-brother-in-law na sina Florencio P. Buwan at Ricardo L. Paras noong buwan ng Agosto taong 1946. Ito ay nagsisimula sa dalawang sinagip nila na sasakyan na tagapagdala ng kagamitan panggira ng mga US Army at dinala sa isang junkshop sa Mabalacat, Pampanga. Ang kanilang kauna-unahang biyahe ay sa Divisoria, Manila patungo sa San Fernando, Pampanga. Pagkalipas ng isang taong operasyon, ang kumpanya ay nagpapatakbo na naman ng 10 sasakyan ng US Army at ito'y kinoconvert para maging passenger bus truck. At sa taong 1952, ang kumpanya ng Philippine Rabbit ay kumuha ng Front Engine International Harvester na mga unit ng bus. At ito'y nag-ooperate sa kanilang serbisyo mula Manila patungo sa Moncada, Camiling, Victoria, La Paz, Concepcion at Tarlac City. Ang Philippine Rabbit Bus Line Incorporated ay tinuturing na isa sa pinakamatandang kumpanya ng bus sa Pilipinas sapagkat kung iyong bibilangin ay 74 na taong kulang na po ito ngayong taon. Ang kanilang mga serbisyo at ruta ay patungo sa mga probinsya ng Central Luzon at Hilagang Luzon at ang kanilang punong himpilan ay matatagpuan sa Tarlac City. Ayon sa pinagmulan ng kasaysayan na ito na si Mr. Ricardo L. Paras, isang dating general manager at may-ari din ng Philippine Rabbit Bus Line Incorporated, ay nagpahayag kung bakit Philippine Rabbit ang napiling pangalan ng kumpanya. Una, ayon sa kanya, dahil ang mga katangian ng mayroon sa isang rabbit o kuniho, ito'y maliksi at mabilis itong tumakbo. At maliban pa dito, ay mabilis din itong magpadami ng kanilang mga lahi. Ibig sabihin na ang kanilang mga bus ay mabilis tumakbo at ang mga driver nito ay mapagmatyag. Pangalawa, sa unang pag-akyat at pag-angat ng kumpanya, ay napakita na ang kanilang bus ay may hugis kuniho. Ang kumpanya ay nakilala bilang Philippine Rabbit Bus Company sa taong 1948 hanggang sa ito'y naging korporasyon. At sa buwan ng Agosto 1957, ito ay naging Philippine Rabbit Bus Line Incorporated o kilala sa pinasimple na PRBL. Sa taong 1960, ang Philippine Rabbit Bus Line Incorporated ay patuloy itong lumago panang lumago. Dahil dito, ang kumpanya ay naging interesado na maging isang distributor sa mga makina at spare parts ng Mitsubishi sa buong bansa. Kaya sa buwan ng Marso noong 1963, ang PRBL o Philippine Rabbit Bus Line Incorporated ay nag-organisa ng isang korporasyon. Sa pagkakataong ito ay kanilang nabuo ang Bupar Motors Corporation. Sa buong bansa ay hawak ng Bupar Motors Corporation ang Mitsubishi at Puso bilang exclusive distributor kasama na pati ang mga spare parts nito. Mayroon din silang recapping facility at gumawa din sila ng mga body ng bus at sa katunayan ay sila ang gumawa ng pinakatanyag na bus sa bansa na tinatawag na Red Rivet Studded Buses. Ang Philippine Rabbit Bus Line Incorporated ang kauna-unahang kumpanya ng bus na nagpakilala ng isang first-class bus accommodation sa Kanlurang, Luzon na may two-seaters man-white rabbit at iba pang makabagong uso nito. Ang mga minibus na ito ay ginagamit sa short distance para sa mga local passengers. Sa taong 1977, ang Philippine Rabbit Bus Line Incorporated ay nagbukas ng Rabbit Tours Division sa Caloocan Terminal, Sica, Nabino para pangasiwaan ng isang chartered trip sa mga domestic tours. Sa mga panahong ito, ang gobyerno ay nag-alok ng tax incentive sa mga kumpanya ng bus na naglaan ng mga serbisyo para sa mga turista. Ang Philippine Rabbit Bus Line Incorporated ay nag-umpisa ng kumuha ng mga air-conditioned bus sa taong 1980. Upang ito'y gamitin at gawing makabago at palakasin ang kanilang serbisyo sa larangan ng transportasyon. Ang mga air-conditioned bus na ito ay inilaan sa mga ruta patungong Baguio, Balanga, Bataan, Lawag, Ilocos Norte at Tarlac. Nagsimula sa buwan ng Enero taong 1992, ang Philippine Rabbit Bus Line Incorporated ay kumuha ng kabuuang bilang na 150 brand new units ng mga air-conditioned bus. Upang matugunan ang gusto at pangangailangan ng mga pasahero,
patungo sa maayos at ligtas na pagbiyahe. Kasabay na din dito ang programa ng 3 years modernization ng kumpanya. Taong 1992 ay nagkaroon sila ng 20 units Mitsubishi Deluxe. Taong 1993, 30 units Nissan Diesel Aero Bus Series. Taong 1994, 50 units Nissan Diesel Flixi Series. At 1995, 50 units Nissan Diesel Euro Bus Series. Sa taong 2004, April 5, ang kumpanya ay may kinakaharap ng mga pagsubok sa pagitan ng kanilang manggagawa tungkol sa sahod, 13-month fee, retirement benefits, service incentive benefits, at ISIS. Di naman ito nagtagal ay nabigyan rin nila ng solusyon ng kunting gusot na ito. Dahil pagka April 7, 2004, ay diniklara ng duli sa pamamagitan ni Secretary Patricia Santo Tomas ang return to work order kasama sa pangako ng kumpanya na bayaran ang kanilang obligasyon sa mga empleyado. Sa panahong ito, ang kumpanya ay nabahala kung paano maayos at maibalik muli ang hamon sa pagkalugi. Nagpasya ang kumpanya na ibinta ang iba nilang mga ari-arian kasama na dito ang ilang mga units ng bus, franchise at mga real properties. Nakalipas lamang ang isang taon, 2005, ay naibalik na nila ang dating full operation ng kumpanya hanggang sa kasalukuyan. Kung naroon man tayo sa tuktok ng pag-asinso, ay hindi pa rin natin masisiguro kung kailan ito mananatili. Darating at darating pa rin ang isang hamon ng panahon upang sukatin kung gaano ka katatag para ikaw ay mananatili sa kinalagyan mo ngayon. Ang pinakamatibay na pundasyon at sandigan ay ang mahal nating Panginoon, pananalig at tiwala sa sarili. Ikaw, kabirada, ano kayang masasabi mo tungkol sa ating video? Gusto naming malaman ang iyong kasagutan. Kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming salamat po. Babayu!